Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal, not only to the QGC members, but also to your policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. Seryosong issue ang bumabalot ngayon sa loob ng KOJC compound at tila wala nang tumutok sa mga pangangailangan ng mamamayan. Sinabi ni Senador Bato de la Rosa na hindi na makatarungan ang patuloy na paghuhukay ng mga pulis sa KOJC, lalo na tila wala pang makitang kongkretong ebidensya. Ayon sa kanya, dapat nang kumilos si Pangulong Marcos at pahalagahan ang human rights ng bawat isa, hindi lang ang mga miyembro ng KOJC, kundi pati ang mga pulis na nasasangkot. Masyado nang mataas ang tensyon na nagdudulot ng pangamba, hindi lamang sa loob ng compound, kundi maging sa publiko. Panawagan ni Senador De La Rosa, ibalik ang normal na pamumuhay sa KOJC at iwasan ang pang-aabuso sa ngalan ng imbestigasyon. Itigil na ang hindi makatarungang operasyon at magtulungan tayo para sa kapayapaan. Human rights, justice for all. I would like to get the commitment of the PNP. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children, ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued crisis niyo dyan sa area? Sir, we are not preventing them. Huh? We are not preventing them to continue with their... Yeah, you are not preventing them, but ako ang estudyante. Hindi ako papasok dyan na ganyan kadaming pulis. Hindi ako papasok dyan. Ako teacher, hindi ako komportable na magkaklase dyan kung ganyan kadaming pulis sa loob. I think more than me, sir, there's one person that we can ask to end all of this, sir. And I think we know who he is. Because kaya nga, your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yung mga bata na nag-aaral, yung mga tao na nakatira dyan. Ganun ba? So you will continue to stay. Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Tapos kung mayroon naman kayong positive info, go ahead, you arrest Pastor Kibuloy kung nandiyan siya sa loob. Alam mo, like, the way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. And I am suggesting to you, kung talagang after 13 days of occupation of that compound, still, hindi nyo na-aristo si Pastor Kibuloy, I think it's high time for you to make a tactical retreat. For the meantime, huwag nyo gawin na rason na napasubo na kami dito, tuloy-tuloyan na namin ito, sir, dahil napasubo na kami. You're not saying that, but ako, pakiramdam ko, yan ang nangyari ngayon. Napasubo na kayo dyan kahit hindi nyo nakikita si Pastor Kibuloy. Tuluyan na lang ninyo. Ayaw na ninyong umalis. Alam mo, it's... Kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga-QJC, pag umalis kayo dyan, pati yung mga police natin, babalik rin sa normal yung buhay nila. And we are not preventing you from striking back. Kung meron kayong mabigat na impormasyon na nandyan talaga si Pastor, pasukin nyo, arestuhin nyo. Pero continuously staying there is detrimental to both of the parties, QGC at saka kayo, police. Detrimental to both sides yan. I am appealing to you in the name of humanity. Please, be human enough to consider all these things. Please, be human enough. I cannot give you a direct order, although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo na umalis na kayo dyan. But I cannot give you a direct order, otherwise it will be a legislative overreach.
I'm not part of your chain of command. Hindi ko kayo pwede orderan dyan. As part of our oversight function over you, we have all the reason in this world to give you our advice, our recommendation, how to do things properly in the name of humanity. Magiging normal ang buhay nila. Magiging normal ang buhay ninyo. Bumabalik kayo. Then kung meron naman kayong information, go ahead. Nobody's stopping you. Pero yung ganyan tuloy-tuloy na lang kayo, I am running out of reasons to explain to the people why are these policemen are still there after how many days continuously occupying because gusto nila kalkalin lahat ng lugar. Hindi ko in-invalidate yung mga rason ninyo na meron kayo nakikita, meron kayong informasyon. Okay, that's part of your job. Pero sa ngayon naman siguro, you cannot justify your existence there inside the compound for how many days na. I know you're pressured by your commanders to arrest Pastor Kibuloy. They will not give you 3,000 people from other police regional offices. They will not support you with that gargantuan number of troops just to arrest one wanted person kung walang imprimatur niya galing sa taas. May pressure kayo. But because of that pressure, napapasubo na kayo, nahiya na kayo umatras. I'm giving you the advice. As early as now, you can make your tactical retreat, however you term that, strategic retreat, you can do that. Pero kung sabihin mo sa akin, General Torre, that you will still continue to stay there, I don't know how to explain your continuous stay in that area armed with the warrant of arrest. After 13 days, hindi pa nyo nahuli yung hinahanap ninyo. I am running out of reasons. I am running out of justifications. I want to help you. I want to help you justify your actions. Dahil mga tao ko kayo dati. I'm trying to help you. I am trying to justify your actions, but I'm running out of justifications. Ayun, sabihin mo, tuloy-tuloy nyo pa. Well, I don't know how to deal with this situation. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the QJC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I'm appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isarang utak ninyo. Para sa akin, maraming kulang sa kanyang kwento. Maraming gaps o maraming butas sa kanyang kwento. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nasabi niya na after dinner, sinakay siya sa isang sasakyan. Bumiyahe sila ng limang oras. Mm-hmm. Umabot sila sa isang pantalan. Sumakay sila ng bangka o barko na good for 10 people. Bumiyahe sila another 6 hours. Mm-hmm. Tapos lumipat sila sa isang mas malaking barko na parang fishing vessel yata. Mm-hmm. At bumiyahe sila ng 3 or 4 na oras. No? Nasabi niya na mahaba yung biyahe niya nung lumipat sila ng fishing vessel. Pero doon sa kanyang pagbiyahe mula pag-alis ng bahay hanggang pagdating nila sa Malaysia, never niya tinanong kung bakit sila umalis. No? Never niya tinanong kung anong dahilan, ba't araw yung binyahe nila. Obvious naman yung answer para sa atin na ginawa nila yung para tumakas sa kamay ng batas. Pero yung kanyang kwento, hindi niya natanong. So, yun pa lang parang hindi believable, no, yung kanyang kwento doon. At marami rin mga details na inconsistent. For example, sinabi niya na first time niya nakilala si Cassandra sa Malaysia. Mm-hmm. Pero lumabas na bumabiyahe sila
No? At meron kami mga flight details na nakita. In fact, hindi lang si Cassandra yung kasama, kung hindi yung isang mastermind nung Pogo sa Porak, yung si Duaren Yu, na lumabas na yung pangalan sa hearing sa House. No? So, sabi niya, first time sila nagkakilala, pero nagkakilala na pala sa mga flights. No? So, may mga ganitong inconsistency sa kanyang kwento. At sinabi nga niya na wala siyang kinalaman sa negosyo, pero nakita namin sa mga corporate papers na siya ay corporate secretary, pumirma siya ilang beses, pumirma rin siya sa audited financial statements bilang treasurer and CFO. In fact, over the span of 9 to 10 years, 93 times siya pumirma sa iba't ibang dokumento. So ibig sabihin, sa documents alone, sentro siya sa aktibidad ng Guo family, no? Sentro siya sa negosyo, sentro siya sa mga financial transactions nila. So sir, hindi rin ba believable yung kanyang pagsasabi na hindi niya alam kung saan pumunta yung van, kung Pangasinan ba yan o Zambales? Sabi nga ni Justice Secretary Remulla, parang unbelievable dahil antagal na niya dito sa Pilipinas at nakakabasa naman siya na kung anong street or anong lugar yung pinuntahan nila. Correct. At siguro ang magtatanong ka eh, di ba? Magtatanong ka saan ka pupunta, saan tayo pupunta, at magtataka ka rin, magkakaroon ka rin ng tanong sa sarili mo kung saan kayo pupunta. Mm-hmm. At yung sa kanilang pag-transfer, along the way, makikita mo rin naman kung, di ba, kung dadaan ka ng highway o dadaan ka ng bayan, makikita mo kung nasaan ka. At magiging curious ka, hindi ka lang sasakay at at para kang walang nasa isip na susunod ka lang. No? Magkakaroon ka rin ng curiosity kung nasaan ka na ba at anong lugar yung inyong pinupuntahan. No? So maraming butas, maraming hindi siya sinasabi. Yun ang punto ko. No? Nagkakwento siya, pero kulang-kulang yung kanyang kinakwento. So sir, dahil dun, sa tingin mo, qualified siya maging state witness? Kasi kahit si Secretary Remulla at USEC T, mag-iba yung kanilang pananaw. For Secretary Remulla, hindi siya qualified maging state witness. But for Undersecretary T, mukhang pwede. Well, ang pananaw ko dyan, kung gagawin siyang state witness, ang gusto natin, magsabi siya ng impormasyon o magsabi siya ng mga nalalaman niya tungkol kay Alice Guo at sa ginagawang hindi magaganda ni Alice Guo. Lalong-lalo na yung relasyon ni Alice Guo sa Pogo. No? Pero tingin ko magiging mahirap yan dahil unang-una, yung abogado ni Guo Huaping, a.k.a. Alice Guo, at abogado niyo pareho. Mm-hmm. So, ang hinala ko dyan, si Guo Huaping pa siguro ang nagbabayad ng abogado niya. No? So, mahirap naman na magsabi siya ng impormasyon laban kay Guo Huaping. Pero si Guo Huaping naman nagbabayad ng abogado niya kasi iisa lang yung kanilang abogado. Mm-hmm. Pangalawa, maaga pa para sabihin kung may pwede siyang maging state witness kasi hindi siya nagsasabi ng kompletong detalye. No? Mm-hmm. At base kasi sa dokumento at ipinakita nga natin na sentro siya doon sa mga aktibidad at sa mga pinepermahan niyang mga dokumento. So, just based on the documents alone, meron siyang alam. Mm-hmm. Pero kung gaano kalalim yung alam niya, yun ang maaga pa para masabi ngayon. So, kung i-consider yung mga documents na hawak niyo, sir, parang may malaki siyang participasyon. Dahil yung dokumento niya bilang treasurer, yung pinirmahan niya bilang treasurer and CFO, mahalaga yun eh. Mm-hmm. Dahil nakita namin, yun na nga, na sabi natin sa hearing, na yung kita nung mga kumpanya ng Guo, yung QJJ Farm at QJJ Embroidery in particular, hindi nagtutugma doon sa perang pumapasok sa kanilang bank accounts. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Mm-hmm. Sa QJJ Farm, ang kita niya mga 1 or 2 million lang in the span of 10 years. Pero ang pumasok na halaga, almost 4 billion pesos. Ito yung pera na hinahanap natin. Kasi kung natatandaan nyo, nung una pa lang, tinatanong na natin kung paano napatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Dahil wala tayong makita sa financial statements. Pero ngayon nakikita na natin na pumapasok diretso sa kumpanya ng QJJ Farms. Ganyan niya rin sa QJJ Embroidery na halos lugi yung QJJ Embroidery. Pero yung pera, yung cash na pumapasok,
almost 500 million. Ito mm-hmm. lang yung dalawang kumpanya. Hindi pa kasali dyan yung si Guo Huaping herself. Maybe si Alice Guo herself. No? Yung pa yung kinukuha naming information. Kaya mahalaga yung papel ng Anti-Money Laundering Council dito. Eh, no? Dahil sila lang ang may mata, sila lang may eyes sa mga transactions nangyayari. Kasi on paper, hindi mo makita. Eh. Mm-hmm. Pero doon sa transaction, makikita mo. So sir, kaya hindi nagtutugma, yung kita doon sa Pogo, doon ipinasok sa kita ng mga kumpanya? Ang aking teorya, ang aking hinala dyan, yung perang ginamit para ipatayo yung mm-hmm. Pogo Hub sa Bamban mm-hmm. nang galing sa QJJ Farms in particular. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So hindi farming yung negosyo, no? Construction yung negosyo nito. Yun ang hinala ko dahil obviously kinonstruct niya yung Pogo Hub sa Bamban. Mm-hmm. Sir, may report na gumastos o nagbayad ng about 200 million pesos sina Alice Guo kaya nakalabas ng bansa. May ganun na ba kayong information? Ako personally, wala akong nakuhang ganung information pa. Pero posible yan. At ang tanong, mayroon bang pumunta dyan sa mga kawinin ng gobyerno? No? For example, kung aalis yung barko o aalis ang isang bangka, normally nag-i-inform yan sa Coast Guard, nag-i-inform yan sa Philippine Ports Authority, at along the way, siguro may tumutulong para makatakas sila. No? So, ang tanong dyan, mayroon bang pumunta na pera sa mga kawanin ng gobyerno para tulungan sila makatakas. So may way kayo, sir, na ma-determine? We're also doing our own investigation. Nagtatanong rin tayo sa mga sarili nating mga contacts at mga tumutulong sa atin magbigay ng impormasyon. Sir, after an explanation ng mga iba't ibang government agencies at kanilang mga theory paano nakalabas ng bansa sina Alice Guo, ngayon ba klaro na sa inyo kung sino yung dapat mag-resign o kung sino yung dapat na magbitiw or sibakin sa pwesto? Well, ako kasi ang aking isa pang lagi nasa isip ko, bakit umabot ng 5 days bago nalaman ng buong bayan na wala na pala dito si Guo Huaping. Mm-hmm. At hindi ito nanggaling sa executive branch. Ha? Mm-hmm. Nanggaling to kay Senator Rizzo Hontiveros. Siya pa ang nakakuha ng impormasyon at siya ang nag-inform, nagpaalam sa ating, sa lahat, no, sa taong bayan. Bakit umabot ng 5 days? Sinasabi ni Commissioner Tansinko na nasa Vietnam siya, bumiyahe siya, took 2 days para bumiyahe. Pero trabaho mo yan eh. No? Trabaho bilang isang commissioner na malaman nito mga impormasyon nito at trabaho mo rin na kaagad kumuha ng validation at kaagad ipaalam sa presidente man lang at sa taong bayan. Kasi even the president, from that statement na nakita ko, even si Secretary Remulla, nalaman niya rin after nung privilege speech dito sa Senado. So para sa akin yan ay isang malaking pagkukulang at malaking malaking gap, no, sa sistema rin ng Bureau of Immigration. So wala pa kayo nakikitang basis para manawagan na mag-BTU sa pwesto si Immigration Commissioner? Itutuloy pa namin yung investigation. No? In fairness naman, and para magkaroon tayo ng klarong resulta at recommendation, itutuloy pa rin namin yung due process at para makita yung culpability ng Bureau of Immigration, in particular si Commissioner Tansinko. Okay, Mean. And then Vec. And then Amar. Wala? Sir, ano na lang, clarify ko lang, sir. Sabi nyo, parang ang kinita ng mga QJJ Farm, ano, parang 1 to 2 million lang, pero pumasok na 500. Ay, sir, paano nyo nalaman, AMLAC ang nagsabi sa inyo, and may sarili silang bank account, QJJ Farm and QJJ Farm? Meron silang sariling bank account. At may mga, based on sa research namin, kumuha kami ng mga information, at tinugpatugma namin mga information, para malaman namin kung ano ba yung financial standings ng kumpanya, no? So yun yung ginawa namin. Kaya ito kaas a while rin para makuha yon, ano. Sir, paulit lang ulit, sir, kasi nabanggit niyo doon sa hearing, pero kasi medyo late kayo nakapagtanong, di ba?
Ano-anong corporation may significant na position si Sheila? Kasi di ba sir, sabi niya simple lang buhay niya, embroidery lang ang alam niya. Mm-hmm. Pero sabi ni sir... Hindi, kasi corporate secretary ka eh. No? Ang corporate secretary, hindi simpleng trabaho yan. No? Ang corporate secretary, siya ang gumagawa ng board resolutions, siya ang nagpa-facilitate ng mga decision ng board, at CFO, Chief Financial Officer at Treasurer siya, no? At hindi rin simpleng trabaho 'yon, no? Ibig sabihin, ikaw ang pumeperma ng mga cheque, ikaw gumagawa ng libro, ikaw rin nagfa-file ng financial statements, no? So contrary yung sinabi niya na nagpapatakbo lang siya ng embroidery machine, no? So yung mga kumpanya, hindi ko lang matandaan yung 10, no, but QJJ Farms, QJJ Embroidery, yung meron siyang QSeed Genetics, mm-hmm, no? QSeed Genetics. We can give you the list, no? Finlash namin yun, but we can give you the list of pakibigay na lang JV. But meron kaming list ng mga kumpanya. Kinumpile rin namin isa-isa yung mga kumpanya nila. In, yung 10 companies, sir, dun siya CFO, halo-halo na yung halo-halo na yun. No, halo-halo. Majority is corporate secretary siya. Pero may mga kumpanya rin na CFO siya, treasurer, and corporate secretary. No? So may mga ganun rin na instance. Kaya typically, diba, sa family business, gagawin mong treasurer kung malapit sa'yo. Typically, kamag-anak mo yan eh. Kasi pumiperma yan ng cheque. Mm-hmm. No? So in other words, my take then, malapit si Sheila sa family, they trust her, or may possibility rin na itong Go Family, ginagamit lang itong mga taong to para pumirma ng mga dokumento at gawing pain, no? Gawing pain para kung may mangyari, sila yung magiging scapegoat o sila yung babagsakan ng mga kaso. Si Sheila. No? Narinig ko rin yan sa hearing kahapon sa House. Ganun rin yung lumbas doon sa isang kay Baterna, yung isang personality na involved sa, if I'm not mistaken, sa Lucky South 99. Mm-hmm. Tapos si Cassandra Ong, parang ganun rin din sinabi niya. So may pattern, no? May pattern na ganun din nangyari. But of course, these are all theories for now, no? We're still investigating. No? Sir, dun kapag pagbabasehan kasi yung hearing nung isang araw, hindi ko alam kung nakita niyo yung impression, parang may binubong image na wala siyang alam, sunod-sunuran lang siya kay Alice Cook. But tama ka doon. Pero knowing yung sinasabi niyo, CFO pala siya, corporate secretary pala siya. So ano yun, sir? Well, para sa akin, kailangan matuto na tayo kay Go Hopping. Ganun rin sinabi niya noong una. Pinanganak sa farm, no? Hindi niya alam. Malabo sa kanya paano siya lumaki, hindi siya nag-aral. Simpleng tao lang, di ba? Paulit-ulit. Yung narrative, pare-pareho dito sa pamilyang to, eh. No? At nadala na tayo sa kwento ni Go Hopping na parang hindi siya nag-aral o homeschool lang siya. No? Pero, well, in fact, talagang napakagaling niya pagdating sa pagpapatayo ng Pogo Hub at paggagawa ng krimen. No? Dahil nakatakas nga siya eh nang hindi na nakita ng gobyerno. So, yung narrative ni Sheila pareho kay Go Hopping, and we cannot take it hook, line, and sinker. Hindi natin pwedeng paniwalaan kaagad. Dapat imbestigahan pa mas malaliman, no? Dahil yung mga dokumento nakikita namin taliwas o iba sa sinasabi niya. Last on my part, yung paglabas lang ng bansa, kasi parang may sinasabi si yung kay Sec. Remulla na papaka-imposible naman yan, nagbangka, nagbarko kayo. Are you still considering the idea na baka lumipad talaga sila, sir, and meron from immigration na? Meron kaming listahan ng mga chartered flights from the Philippines to Malaysia and from the Philippines to Indonesia. So iniisa-isa namin ngayon kung sino may-ari at sino yung sakay. Dahil kung nag-charter flights sila, dapat i-declare mo sa BIQ, sa Bureau of Immigration and Quarantine, sino yung mga sakay. Pero may mga instances rin, hindi nila dinideclare sino yung sakay. Eh. So, iniimbestigahan namin tong anglo na nag-charter flight sila at tinitignan namin isa-isa yung mga may-ari ng eroplano. Well, kakuntsaba mo yung
tinatawag nila ground handler. Kasi kung magfa-file ka ng flight, magbibigay ka ng dokumento, no? Saan, yung tinatawag nila flight path, yung flight manifest, lahat ito ibibigay mo. Pag hindi mo sinulat doon, dapat physically ang Bureau of Immigration nagbo-board ng plane para makita talaga kung sino yung mga sakay doon. Physically, parang tayo, dumadaan ng immigration. Dapat makita nila physically. May, ang theory ko, hindi nila dineclare, hindi rin nag-board ng plane. No. No. So, sa flight manifest, hindi nila, walang mga pangalan doon, but well, in fact, may mga tao pala doon. That's also a possibility. Okay, before Beck, sir, balikan ko lang yung kay Sheila Goo. So, sa tingin nyo, nagpapanggap lang siyang walang alam o pwedeng willing naman siya na ginamit lang ni na Alice Goo doon sa mga kumpanya? Yung theory na walang alam, taliwas yun doon sa dokumento eh. Dahil nga sa dokumento, hindi lang isang beses siya pumirma. Marami, 90 plus times pumirma siya ng mga dokumento. Mm-hmm. So, since 2013. No? At dapat nagtatanong ka rin kung anong pinipirmahan mo dahil sagrado ang perma sa ating bansa eh. Kung yung perma mo, kaya nga, diba, kaya ka ikulong sa pagpipirma ng dokumento. So, mm-hmm, dapat nagtatanong ka rin inaalam mo rin kung ano yung pinipirmahan mo. No? Mm-hmm. Pero yung nagamit siya, yun ang isa pang tinitignan nating angulo. No? Kung mm-hmm posible ba yun o kwento-kwento lang yun. At kung nagsisinungaling si siya, sir, hanggang kailan siya i-detain dito sa Senate? Tuloy-tuloy yung investigation. Ay, nakakuha ko ng information na Monday yata. Mm-hmm. Monday may hearing. So, tuloy-tuloy yan until makita natin yung consistency at also level of details nung pagkakwento niya. Kasi kagaya ng narinig nyo naman, no? Yung pagbiyahe niya, walang detalye. Mm-hmm. Sumakay lang siya, lumipat ng barko, yun lang eh. Walang detalye, walang parang blanco, no? Yung tapos bumiyahe sila ng 3 days, wala ring detalye, no? So marami siyang hindi sinasabi sa aking pag-analisa. From NIMPA ito, sir, pwede niyo ba ipa-detain sa ibang lugar para mapilitang kumanta? Pwede rin, no? Kasi hindi naman na iba na nag-detain ng Senado sa ibang kulungan, no? Mm-hmm. Ibang jail. Pwede rin 'yon, no? Dahil dito aminado naman tayo, mas komportable, mas pag hindi pa rin magko-cooperate o magbibigay ng detalye, pwede siyang makulong sa ibang lugar. Kasi si Cassandra Ong sa House, tinakot na i-detain sa correctional, na pilitang magsalita, sir. Oo, correct. Kasi 'yon totoong kulungan. Ito hindi naman kulungan 'to. This is a temporary detention facility, no? But hindi siya yung jail talaga. Okay, Beck. Hi, sir. Sir, do you believe yung sinabi ni Sheila na hindi niya kapatid talaga si Alice? And may idea na po ba kayo kung sino yung tatay niya? Ako, I believe that because yung passport niya is ibang last name, no? Jiang Mir siya. At mayroon ako nakuhang mga information rin, yung mga nagturo na nanay si Lin Wendy, the same people, na pinapakilala talaga siya na hindi kapatid. No? Iba pinsan, iba close family friend, ganun. No? At may mga nakuusapin kami na trabahador nila, in fact, taga Valenzuela ito, na pinakilala na parang close friend, no? Or family friend. No? So may yan point naman, parang mukhang totoo naman, no? Dahil iba yung kanyang passport document at it corroborates with yung mga stories na naririnig namin. Ayaw lang lumabas yung mga trabahador at saka yung ibang mga kaibigan nila, natatakot. But yun yung mga information na kukuha namin, no? Sir, may idea na kayo kung sino yung totoong tatay niya kung hindi si Jiang Zongo? Hindi eh. Hindi ko pa alam kung sino. Maybe that's also one angle that we need to pursue. No? May mga theory na... Kasi dinala siya dito, 16 years old eh. No? So, diba pag 16 sa atin, pag lalabas, kailangan mo ng permit ng magulang eh, bago ka makalabas. So, I'm also looking at that angle na napakabata niya, dinala siya dito at nagtrabaho na siya dito. No? So, I don't know kung anong relationship ng kanyang magulang dito sa kay Guo Jiangjong at kay Lin Wenyi.
Sir, last, sa hearing sa Monday, sino po yung mga ibang personality or bagong personality na i-invite? Kasama po ba si Cassandra? I hope si Cassandra will be allowed to visit. No? Kasi marami rin kaming katanungan sa kanya. At yun ang aming request sa counterparts natin sa House na payagan siyang dumalaw dito. No? Pumayag na ba? Good. At least mayroon na tayong ano diyan. Mayroon na tayong certainty diyan. No? Okay, Amor and then Danielle and then Nympha. Actually, yung kanyang family circumstance, I would say, hindi pa klaro kung paano natin gagabitin yan sa kaso. Ang focus natin, ako at ang focus ko yung Pogo, no? So, at yung role ni Alice ko sa Pogo. Gusto kong palakasin pa yung mga detalye at mga circumstances laban kay Alice ko in relation to her role in the Pogo Hub in Bamban. So yun ang ating pinapalakas, no? Kaya importante yung kanyang yung nasabi nga natin, no, yung mga financial records, yung money flows na pumapasok sa Bamban at yung role ni Sheila Go sa pagtulong mabuo yung Pogo Hub sa Bamban, no. Yun ang hinahanap namin na detalye, no. But yung family relations nila for now linalagay lang namin sa on the table but hindi pa klaro kung paano iko-connect yan doon sa Pogo Hub sa Bamban. Sir, are we ready to say na yung 10 companies nila Alice ko, yung QJJ Farm, Embroidery, ginamit siya to launder the money that will be that was used para ipatayo yung Pogo Hub? That's my theory, no? That's my theory. Na ginamit itong mga corporations, ginamit itong mga personalities. Nasabi na ng AMLAC before, may cast during the hearing, magfa-file sila na money laundering case this week, no? So after ma-file yun, ay lalabas na doon yung mga personalities at corporations as well as bank accounts, no? Ang first step kasi yung freeze order, di ba? Meron na freeze order na nangyari, tapos na-freeze na yung asset. Laki na freeze, 200 million cash, 400 million in assets. Ang next ngayon yung money laundering, ito na yung totoong kaso na laban sa mga iba't ibang personalidad. Doon natin malalaman, sir, kung paano talaga siya. Yun ang magbibigay ng detalye kung paano nila ginawa yung money laundering. Yung freeze order is sinasabi doon ay may money laundering, i-freeze natin yung assets. Ngayon, sasabihin na nung next case is ito ang ginawa nila kaya nagkaroon ng money laundering. Yes, correct. Siya yung link. Siya yung link, sir. But meron na bang other evidence linking Alice Go also to the Pogo Hub? Well, yung flight details na nakita namin na lumapad si Cassandra, si Duaren Wu, si Alice Go, si Sheila Go, in my opinion, puts Alice Go and Duaren Wu together. No, si Duaren kasi is hinihinalang mastermind ng Pogo Hub sa Porac, no? Marami siyang tinayong mga corporations dito sa IT. Bumili rin siya ng lupa. Binili niya yung lupa ng Whirlwind worth 1.9 billion pesos. 1.3 billion pesos. Pero hindi pumasok sa libro ng Whirlwind Corporation, no? So, mayroon ring nakikita kaming money laundering issue on the part of Porac. At nung kinos out rin namin yung buildings kasi humingi kami ng tulong sa mga engineers. Ang halaga ng building is between 3 to 5 billion pesos, no? Yung patayo, pagpapatayo ng building. So let's put it on the average 4 billion. Para ipatayo yung Porac Pogo Hub, 4 billion yung kanilang ginastos. Pero pag tinignan mo yung financial statements ng Whirlwind, walang laman, no? Kaya again, pag ganyan yung yan, ano na yan, red flag na yan na merong money laundering na nangyayari. Sir, are we ready to parang offer kay Sheila Go to magiging state witness siya, ganyan, para just to get to the bottom of this, makuha talaga sa kanya yung informasyon na kailangan?
masyadong maaga pa para gawin yun. Like I said, no, yung kanilang abogado pareho eh. So at this point, I doubt kung magsasalita siya ng, o magbibigay siya ng detalye o magsasalita siya laban kay Go Huaping. At this point, it's too premature to say that. Sir, may patanong lang si Camille Balagtas. Mayroon daw information na si Sheila ay kapatid ni Michael Young. Do you have information regarding this, sir? Wala pa akong information na ganyan. Uh-huh. Wala pa akong information. At meron din siya... At ito pa, pamangkin na tunay daw si Alice Goo ni Alan Lim. Sino ba si Alan Lim? Alan Lim, di ko lang. Oo. At kapatid ng... At kapatid ng nanay ni Alice Goo si Alan Lim. Wala kang info. Wala pa akong info. Yung, kasi si... Once upon a time, itong Goo family kasi, nung... medyo hindi pa mainit to. Mm-hmm. Nagso-socialize naman sila eh. Mm-hmm. No? Sa may mga pictures, sir. May mga pictures. May mga kumakain sila sa labas. Mm-hmm. May mga friends sila. Although maliit lang yung friends sila. In fact, kasama sila dun sa Hugging Association. Mm-hmm. Yung Hug Racing. Sorry, not Hugging. Hug Racing Association. Hugging. Hug Racing Association. Kasali sila dun. May pictures siya dun eh. Mm-hmm. Si Lin Wenyi at si Alice Goo. So, in other words, they were living normal lives. Kaya maraming mga pictures. At maraming nagkukwento na, doon nga namin nakuha yung information na si Lin Wenyi ang biological mother niya. At si Sheila Goo ay a close family friend ng Goo family but not related. So, yung ganun. At may mga nagtrabaho rin sa kanila na corroborates that story. Mm. Si Sheila daw ay kapatid nga ni Michael Young, kaya doon ang may hawak na pera. Anyway, information ito from Camille Balagtas. Danielle. Sir, good morning. Na-establish niyo na po ba, sir? Kasi di ba sinabi ni Sheila Goo, from van, sumakay siya sa boat. Sino po kaya yung tumulong sa kanya? Sa kanila? I mean, sino kaya? Mayroon na po ba kayo na-establish kung sino yung kung kanino yung ginamit na boat and then sino yung private company or hindi natin alam kung ano man yan. Pero may na-establish na baka information, sir, kung sino yung tumulong. Wala pa yun, no? Yun yung mga sana detalye na ibinigay ni gusto natin ibigay ni Sheila, no? Pero hindi nga siya nagbibigay ng detalye. Nagkwento siya, sumakay siya, but wala naman detalye. In fact, if you notice, hindi niya alam yung oras. No, estimate lang yung binibigay, no? So ewan ko kung may tao ngayon na hindi tumitingin ng relo, so hindi tumitingin sa cellphone ng oras, no? Parang imposible naman 'yun, ano. So nagkukuwento siya pero walang detalye. Sir, nung pagtatanong niyo rin, inamin niya na mag-boyfriend, girlfriend si Cassandra Ong tsaka si Wesley Goo. Uh-oh. So ano po bang ano significance ng sir do sa case? Ano yung nakikita niyo? Well, ayaw ko pangunahan yung hearing, no? But ang unang nakikita ko dyan, nung tinayo yung Lucky South 99, 19 years old lang si Cassandra. Eh, no? No? So, 19 years old lang siya, pero naging representative siya ng Lucky South 99, naging corporate secretary siya ng Whirlwind Corporation. Again, no? At that young age, mabigat na responsibilities na ang binigay sa kanya. At hindi ibibigay yun sa kanya kung hindi siya pinagkakatiwalaan. No? No? So, at meron ring, obviously, meron ring nag-endorse sa kanya or mayroong mas malaki na nagbigay ng authority sa kanya. No? So, but that is a clear link between Bamban and Porak. No? Yung personality niyan, si Cassandra Ong. At yung role niya sa Porak kasi hindi lang ordinary role. Eh, no? At the same time, hindi rin coincidence na si Wesley Goo ay kapatid ni Goo Huaping na sentro rin sa Bamban Pogo Hub. No? So that's a theory for now na binubuo namin through evidence. No? Sir, balikan ko lang yung sa pag exit nila. Ano po ba, sir, yung malinaw so far? Sa Luzon ba siya umexit or sa... Mindanao. For sure, sa Luzon yan. Hindi siya, kasi kung totoo yung sinasabi niya, From Bataan. Galing siya ng Bamban eh. Bamban. Sa farmer siya ang nag-start eh. Tapos, bumiyahe sila,
dumating raw sila sa isang pantalan ng midnight, no? Mm-hmm. 'Di ba? So dapat that's for 5 hours. So hindi sila pumunta ng Mindanao or hindi na backdoor, in other words, no? At least yung first exit nila, no? Mm-hmm. Okay, Nympha, and then Nympha and another Nympha. Oo. Nympha senior. Tinatanggap niyo ba na yung sinabi ni Sheila Go na sinundo talaga sila sa farm sa Bamban? Kasi kung totoong dun sila nanggaling, yung date na supposedly ay umalis sila, may warrant of arrest ng Senado. Ibig sabihin, may pagkukulang ang mga authorities kasi hindi nabantayan yung farm. Talaga may pagkukulang kasi kung totoo sa Bamban sila umalis, ilan balik rin ang PNP sa Bamban. At may PNP rin doon, no? Dapat na detect rin nila na nandoon yung itong mga taong ito. At kung Bulacan naman, dahil alam ko meron silang malaking bahay sa Marilao, dapat rin na detect rin doon, no? Talagang may pagkukulang rin yung mga enforcement agency natin pagdating sa intelligence kasi parang kasi last appearance ni Go Haping dito is May 22, eh, no? And from then on, from May 22 to, kung tama yung sinasabi ni Sheila, first week of July, hindi na sila na nakakalipat-lipat sila, eh. Nakakalipat-lipat sila, eh. No? So, kaya nga, yung although tumugma naman yung intelligence ng PNP pagdating doon sa flight, pero malaki rin pagkukulang pagdating sa intelligence on the ground, no? Ang intelligence kasi binibuild mo yan kahit walang ganitong pag-aresto, eh, no? Hindi mo naman binibuild ang intelligence network mo kung meron nang gusto kang arestuhin, eh. Kahit wala kang inaresto, binibuild mo itong intelligence network mo para kung meron kang gustong arestuhin, nakakalat na itong intelligence mo. Pero ganoon pa rin, eh, malaya silang nakakalipat ng bahay, nakapunta sila sa isang pantalan, nakalipat sila ng barko. So kung totoo 'yon mga 'yon, ano nangyari doon sa network na binuo, no? That's the nature of intelligence, yung network. Sabi naman ni Presidente, heads will roll. Pero sa tingin nyo, how soon should it happen? Well, I'm sure there I think nasabi ng Presidente yan dahil rin sa gulat at sa galit, no? Kaya ang kanyang initial impression, merong kakontsaba sa gobyerno. Kaya yun yung nasabi niya. At alam ko iniimbestigahan nila ng mabuti ito, no? Whether pag mayroong may kakontsaba o pagkukulang, definitely dapat may accountable dito. Okay, and then sir, sa hindi ba kayo sir natatagalan doon sa progress ng kaso against Mayor Guo? Kasi sir, binalikan ko kasi yung statement ninyo March 25 niyo pa sinabi na may possible link si Mayor Guo. But until now, wala pang kaso sa korte. Actually, kung tutuusin, well, ang only arrest order is galing sa Senado at galing sa Kongreso, eh. Wala namang ibang arrest order na. So ibig sabihin hanggang nasa prosecutor level pa rin ngayon, no, or prosecution level, hindi pa na-file sa court. Kaya nga even yung sa AMLAC, no, na matagal na natin sinasabi, this week pa lang ifa-file, no? At talagang nababagalan ako, no? Sa mga kasong dapat i-file. Especially on money laundering kasi klaro naman na mayroong money laundering, you know? So, nababagalan ako sa pag-usad ng mga kaso. Kaya wala pang hold departure order. Until now, walang hold departure order, no? So, kung hindi pa nag-issue ang Senado at ng Kongreso ng arrest order, walang reason para ibalik sila dito, eh. No? Sinong dapat accountable dito? Anong dapat gawin para mapabilis yung kaso? Kasi nga, so di ba, pag habang nadadrag, pwede na silang pumunta kung saan. Correct. Ito, learning process. Hindi lang naman para dito sa mga individuals na ito, pero sa paglaban natin sa krimen, na importante na mabilis ang pag-file ng kaso para mabilis makakuha ng whole departure order. Dahil kung meron silang kakayahan at meron silang mga contact, mabilis silang nakakawala, no? At learning process yan. At
kaya yung mga ahensya natin, importante na mabilis yung kanilang trabaho at pagkuha ng ebidensya at pag-file ng case. No? Konti na lang. So, sisingilin nyo ba dito yung AMLA? Kasi nga, sir, ito, March, nyo pa si in-reveal na, yung connection, and then hanggang nung hearing nung isang araw, sabi nila, ipa-file nila yung case within the week. Hindi pa klaro yung specific correct date. Correct. Talagang ako personally, sisingilin ko sila. In fact, over the weekend, bago mag-hearing, humihingi ako ng updates doon sa kaso at until doon hearing nga, humihingi ako ng updates. Tama ka, pang-anim na hearing yata yung huling hearing natin. Wala pang na-file na kaso, no? At every hearing nilang sinasabi, ifa-file na, but until now, wala pa. At kaya nga binuo ang AMLAC, no? To enforce, you know, and to file cases. At personally, I will ask for explanation and kung bakit mabagal ang usad ng pagpa-file ng kaso. Dapat po ba, sir, kasama sa money laundering case si Sheila Guo, given na siya yung nakapirma sa... Yes, dapat kasama siya kasi siya yung treasurer at CFO. No, at pinag-uusapan natin yun, yung perang pumapasok at perang lumalabas. No? So, dapat kasama siya. Isa na lang. Napag-uusapan po Sheila, Alice and Wesley. Sir, si Siemens Go, di ba meron pa sila isang kapatid? Yeah. Nasaan yun, sir? Ang balita ko, again, no, ito yung mga kwento-kwento na nakukuha ko from the grapevine. Maaga siya bumalik sa China. Kaya hindi siya kumuha ng Philippine passport. Meron siyang fake birth certificate, pero hindi niya pinursue yung Philippine passport niya, no? So mga may balibalita na meron kasing negosyo pa rin doon yung si Guo Jiangjong at ito yata ay naka-assign doon. Yung tatay niya may negosyo pa doon, no? Yun yung balibalita. Hindi pa minor. Ngayon hindi na minor, no? Yeah. Ito yung kasama kasi based 'di ba doon sa birth certificate nila. Si Wesley, si Seaman nag-late register sa Caloocan. Tapos si Sheila at si Alice nag-late register sa Tarlac City. So, but pare-pareho yung kanilang magulang. So, ibig sabihin, apat sila magkakapatid based on the fake birth certificate. Okay, before Nimpa Jr., sir, ano yung latest sa whereabouts ni Alice Guo? Well, based dun sa information ng Bureau of Immigration na sa Jakarta siya, at ako, I'm very confident na mahuhuli siya dahil buong ang Jakarta na advice na at na alert na yung kanilang mga enforcement agencies. Mm-hmm. At very optimistic ako na mahuhuli rin siya. At ang latest so sa DOJ, nag-file na sila ng kaso sa Pasay City RTC against Sheila, Alice, and Cassandra Leong. So, kahit po palabasin na dito sa Senate si Sheila, it means may custody na po sa kanila yung korte. Well, habang tuloy-tuloy yung hearing dito, si Sheila will still be under the custody of the Senate. Mm-hmm. Hindi pa kasi na li-lift yung contempt order sa kanya. Hindi pa na di-discharge yun. So, until tuloy-tuloy pa yung hearing namin at until hindi nagbibigay siya ng detalye, tuloy-tuloy siyang madi-detain dito sa Senado. Okay, Nimpa. Nimpa, yes, Junior. And then, Jan. Sir, update lang po dun sa kaso na niluluto niya sa Senate against kila Alice. Yeah. I kausap ko si Secretary Ray at ready na rin i-file yun anytime soon. They're just polishing it. Medyo naging busy lang because of all of these things happening, no? Yung pagdating ni Sheila Guo. But ready na rin i-file yun. So, two cases will be filed, perjury and disobedience, no? Under the revised penal code. May timeline kung kailan? Within the week. Within the week. Yeah. Sir, will that ano, parang valid ba 'yon para makapaglabas ng kahit PHDO o precautionary hold departure yung DOJ or? I think if I understand it correct, this is a bailable offense, so pwede siyang mag-bail. But pwede rin naman mag-request ang Senado na mag-issue ng mag-request for a hold departure order depending sa gravity nung kaso niya, no? But pwede rin yon i-request ng Senado. Lalo na lumalabas na sentro siya sa mga krimen na nangyayari. No? So we can request for that from the courts. And sir, dun sa ano lang, timeline nung biyahe nila Sheila palabas, para kasing may butas, di ba? Kasi sabi nila,
first week ng July sila lumabas ng bansa. Pero yung parang arrival stamp nila sa Malaysia is July 18. Tapos meron pa sila sa Sabah ng July 19. Yeah. Ano pong tingin niyo dun, sir? Well, according sa story ni Sheila na matagal yung biyahe na, no? 3 or 4 days. I heard from the story. So, umalis siya ng first week of July, bumiyahe sila ng 3 or 4 days. Siguro nakarating sila mga second week na, no? Middle of second week. At I believe they stayed there in Malaysia. And bumiyahe ulit sila to Sabah. I think, ganun ang nangyari. Yan ang theory ko. So, in other words, maaga sila umalis. No? It's not, kasi ang theory natin, umalis sila July 18 lang. Eh. Pero based sa narrative ni Sheila, maaga pa lang umalis na sila. No? July, first week of July, umalis na. Yun pa yung isang hindi klarong detalye dahil meron bang umaalis na hindi mo alam anong araw? Diba? At least titignan mo, alis ako ng no, ganitong araw, ganitong diba, petsa, pero hindi niya alam eh. So, parang unbelievable naman na umalis ka, hindi mo alam anong araw, anong petsa. No po, thank you. John. And then Raymond. Sir, meron pong birth records ang committee na ano, ni Cassandra Ong? Meron birth records. Kung meron kaming birth records? Yes, sir. Yes, meron. And hindi po nabanggit yung Michael Yang doon or what na pwedeng, o pag-aaralan po. Ang tatay niya ay isang Richard Ong Chow. Ong Chow Hong. No, yung isang tatay. Late registered din siya eh, 1 year, no, in San Juan. And sir, are we 100% na yung si Alice Gu ang talagang nanay niya ay yung Li Wenyi at yung tatay niya? Kasi ito, lumutang, hindi pala magkapatid, hindi sila magkapatid ni Sheila. Mm. And 100% na po na kapatid niya si Simon and Wesley? Well, 100% na tatay niya si Guo Jiangjong at si Lin Wenyi dahil yun yung record sa BOI nung nag-file sila ng kanilang investor's visa. So, yun yung finile nila. So, established yun na anak ni Lin Wenyi itong si Guo Huaping. May dalawa pang anak doon sa BOI records. Isa doon si si Wesley, si Xiang Dan, no? Yun naman si Wesley kasi na-match yung fingerprint. Ang nawawala doon yung isa pang anak. Si Jiang Long. So ang itong si Jiang Long, I believe ito si Wesley. Sorry. Si Jiang Long I believe is si Simen na wala na dito sa Pilipinas. Thank you, sir. Mm-hmm. Before you, Raymond, sir, sa tingin niyo sa mga nagiging developments, magtatagal pa itong Senate hearing? Depende yan sa mga sagot ng resource persons at depende rin kung mahuhuli si Guo Huaping. Of course, kung mahuhuli siya, again, ang Senate lang may outstanding arrest order against Guo Huaping. So kung nahuli siya, babalik siya dito, haharap siya ulit sa Senado. So pwedeng magtagal pa ito, sir? Pwede pang magtagal. Raymond. Sir, nabanggit niyo yung tungkol sa intelligence fund ng mga law enforcement agencies. Parang lumalabas, mas malaki pang intelligence fund ni Senator Risa kaysa yung So, will you be... Ako, bilib ako sa kanya, to be honest about it. Ay, na galing ng kanyang intelligence. And na-validate niya kagad. Mm-hmm. Senator Risa naman, hindi magsasabi yan kung hindi niya na-validate. Kaya nga, kung Senator Risa na hindi naman parte ng executive na validate, bakit si Commissioner ng Bureau of Immigration took him 5 days to validate? No? Yun yung question eh. So, budget season, question ninyo yung intelligence fund kung saan napupunta nitong mga law enforcement agencies? Definitely. And also make suggestions. No? Kahit ako ay itong mga enforcement agencies, pag ginamit naman ang intelligence fund, makakatulong. No? Kasi ito yung gumagawa sila ng network. Eh. No? May mga assets sila sa iba't ibang lugar, may mga assets sila, let's say, sa mga pantalan, para kung merong ganitong problema, meron kaagad information. May magtitip kaagad sa kanila. No? That's the nature of intelligence, gumagawa ka ng network. At kung ginamit mo ng tama to at yung tao mo ay tama rin, makakatulong rin to. No? So, isa yan sa mga tanong natin this budget season, kung paano ba nila ginagastos, without, of course, telling the public that yung mga detalye, but paano ba nila ginagamit to build an efficient intelligence network. So, yung masyado tayong concentrated sa pamilya Guo,
what about, ano nangyayari na about the other personalities involved sa Bamban and Porak hub na mga Pogo? Yung mga big names. Magandang tanong yan. Yan ang nakakalungkot. If you remember, may mga iba tumakas sa Clark pero hindi nahuli. Mm-hmm. No? Si Duan Ren Wu na mastermind sa Porak Pogo Hub, nawala na rin. Magandang tanong yan. Yung mga Chinese names doon sa incorporation papers ng Lucky South, ng Whirlwind at ng Baofulan, no? Zun Yuan, lahat yun nawawala rin. No? Kaya yun din yung isang katanungan ko. Na-read nga natin, nasaan naman itong mga personalities na ito? Physically, wala na dito. Kahit file tayo ng kaso, wala naman sila dito physically. No? So that's also another issue na dapat nating harapin. Dahil maganda nga pakinggan na marami tayong na-read, and I think our enforcement agencies, dahil nagbuhay sila. But at the end, importante rin yung kaso na i-file natin at may makukulong. No? Dahil based doon sa mga dokumento, may mga kasabwat si Guo Huaping sa pagpapatayo nitong Pogo Hub. Gaano ba daw kalaki ang Intel fund ng mga senador, sir? Senador, wala kami ng Intel fund. Sariling Marites kami. Sariling Marites. Thank you, sir. Oh, kayo na lang bigyan. Sariling Marites. Okay na. Taga Business World, and then kay Sandra, and then balik kay Mean. Good morning, sir. Just on pending bills. So last night, plenary ended at nearly midnight. So what are contentious provisions in the Create More Bill that are still being tackled by your colleagues? And Senate President Escudero said the bill would likely be approved by next week. So What is still being considered by the... This is a priority measure, inside the LEDAC list. It's also a measure that was certified by the President. It's a measure that will correct a lot of the inconsistencies, ambiguities in the first version of CREATE. And then we also enhance the incentives for investors. No? So in other words, the framework will be the same in terms of incentive granting, but we just made it more generous in CREATE More. No? So that's the direction. This is an important measure because looking at the data, we haven't recovered pre-pandemic levels in terms of foreign direct investments. No? Kulang, malayo pa tayo. So this is another way to make our incentive program competitive vis-a-vis our other Asian neighbors. But the amendments last night with Senator Risa, what did it entail since you still needed to study the amendments? Actually, by practice naman, after amending a bill, typically we give the body a clean copy so that they can study further and suggest further if needed. But basically, we accommodated as much as possible all the recommendations of our senators. No? One of the highlights in the discussion is the role of FIRB. No? So we just made it clear what is the role of the investment promotion agencies, the FIRB, as well as the president in terms of investment granting. Oh, sir, second question. What issues do you see with the existing EPIRA law, and how does the Senate intend to tweak it to address power issues? Under EPIRA, the regulator was created, the Energy Regulatory Commission. No? But we are also thinking of carving out a charter for the Energy Regulatory Commission, making it more efficient and giving it more powers in terms of regulating and supervising the electric power industry. I'll give you a case in point. Marami sa mga kontrata na de-delay, no? Pag-aapruba ng ERC. So one of the things that we want to fine-tune is the speed in which ERC approves power supply contracts. Sir, okay, last from me, sir. Since the VAT refund bill for tourists is in plenary right now, may I get your thoughts on economists saying developing health facilities in tourist spots and doing away with cumbersome immigration processes will likely help the tourism industry grow than these tax rebates? Uh-oh. Well, that's true. In attracting tourists, there's no single formula. You have to apply many strategies. No?
VAT refund for tourists is just one, no? Improving your health facilities in tourist areas, improving peace and order in those tourist areas. For example, setting up tourist police in those areas will help. Sa mga dive sites natin, putting up medical facilities, because if you have, for example, you get into an accident in a diving area, you need to be brought to Metro Manila in order to have access to sophisticated hospitals. So those type of facilities need to be built in tourist areas so that tourists will have the confidence going to our beaches, to our tourism sites, because they know that they will be taken care of. Thank you, sir. Okay. Thank you, John Ordonez. So, alam ko na pangalan mo. Sir, doon sa Create More, magbigay ba yun ng additional revenue sa government? Magbibigay siya ng additional revenue. But ang kanyang objective is really more incentive giving. So, kumbaga, in terms of revenue take, magiging pantay lang siya. No? Magiging pantay lang siya. But in the long run, it will be beneficial to the country because it will generate businesses, employment, and foreign direct investments. Okay. Sandra. Hi, sir. Sir, how would you describe the demeanor of Sheila Go during her testimony? Kasi, di ba, ang pag-depict niya sa sarili niya ay parang innocent, naive, mahina ang loob. Pero base po sa mga narinig niyo sa kanya, how would you describe her? We have to be very careful with this Go family. No? Parang ano sila eh, mga professional, parang professional liars and professional swindlers. Nakita natin nung una kay Guo Huaping, di ba? Lumaki sa farm, homeschool, simple lang, inosente. Pero if you look at the documents and if you look at the evidence, hindi siya ganun eh. No? Much more sophisticated siya. At that's why we have to be careful. Of course, the demeanor tells us one part, but it's important also to look at the evidence. Right now, the evidence is pointing na hindi siya inosente dahil pumeperma siya ng mga dokumento. No? So, and kaya nga sabi ko sa kanya during the hearing na itong mga pinepermahan mo, malalagay ka sa alanganin. Pwede ka makulong dyan dahil yung mga pinepermahan mo, hindi to ordinaryong dokumento. Ito ang mga financial statements at corporate papers yung mga pinepermahan niya. At this point, sir, anong may legal basis na ba talaga to arrest Alice Go sa Indonesia? Kasi may kaisipan po na only criminal prosecution can trigger a blue notice or a red notice, sir. Well, ang kanyang, for now, no, in Indonesia, ang gagamitin sa kanya is an immigration offense. Umalis siya kasi nang walang, hindi dumaan sa immigration natin. Diba lahat tayo, pag aalis, dadaan tayo sa immigration dito sa atin. Hindi siya dumaan doon. So, that's an immigration offense. Kaya yun ang gagamitin sa kanya sa pagbalik dito. And at the same time, of course, the outstanding arrest order from the Senate. Sir, lastly, yung iba'y gusto pa ho ba kayo ipursue kay Attorney Galicia and a certain Kaalan that he mentioned? Well, we'll invite si Kaalan kung totoong tao siya. kasi parang bula lang siya na pumunta doon at no, pinabalik si Attorney Galicia at no, na-convince niya to notarize someone in the car. No, parang ano kasi yung circumstances, pag iniisip ko yung circumstances, pumunta lang yung tao doon, tapos pinakilala sa iyo isang Alice na hindi mo pinababasa sa sasakyan, pero ninotarize mo yung kanyang papeles na hindi mo man nakita kasi yung mga notary, dapat nakita mo yung pinipermahan talaga yung dokumento. Kaya nga, in the presence of the applicant. No? Mm-hmm. So, that case, hindi consistent yung kanyang sinasabi. No? Kaya, tuloy pa rin yung aming pag-imbestiga sa kanya para matulungan rin namin yung DOJ sa kanilang kaso. Kasi, isa sa mga angulong pinupursue ng DOJ, itong ang pagsinungaling ni Attorney Galicia. So, sir, pwedeng mabaliwala yung counter-affidavit Alice Go kung hindi dumaan ni Sheila, kung hindi dumaan sa tamang proseso yung pag-notarya? Yung affidavit ni Alice Go. Tama, si Alice Go.
Pwede mabaliwala yun, sir. Pwede mabaliwala yun kasi yun ang gagamitin nila, no? Kasi definitely wala dito si Alice, Alice. Go. Mm-hmm. No, established na yan. So, definitely, kung wala dito si Alice Go, lumalabas, nagsinungaling siya. Mm-hmm. At ano yung pwedeng kaso kay Attorney Galil? Well, I think under the mga rules ng Supreme Court, pwede siya ma-disbar, no, sa pagsisinungaling. And you will pursue? Hindi pa ngayon, no, kasi tuloy-tuloy pa yung aming investigation, no. Mm-hmm. At kaya nga imbitahin namin si Alan para makita natin kung si Alan ay totoong tao at siya magbigay ng detalye. Paano niya nakilala si Go Hopping? No? Mm-hmm. Yan ang unang tanong siguro. Okay, Mayan. Ay, wala ka na ba, Sandra? Okay na? Okay na. Sir, ano nang liability ng lawyer ni Alice Go? Who kept on saying nandito siya for so many times? Ano ang parating si Alice Go? I have to give him the benefit, ano? Kasi from what I understand from him, kausap niya si Alice Go sa phone, no? And I would assume, sinasabi sa kanya na nandito na siya, andito pa siya. So I would assume ganun yung kanilang communication, no. Yung mga counsel naman, pag kumukuha ka ng counsel, you only rely on your client also on information, no. So I will give him that benefit. Sir, kung matapos yung hearings ng Senate, may confidence kayo na palayain si Sheila Go knowing that she has capacity to plead? Really depends on anong sasabihin niya, no. The detail in the next few hearings. Really depends kung magko-cooperate siya. Ang best case scenario, magsabi siya kung ano pa yung nalalaman niya, kahit na executive session, kung natatakot siya. No? Kung natatakot siya dahil nga, alam naman natin, itong mga taong to ay may pera, sophisticated. Imagine, nakatakas sila. Kung totoo man yung barko, nakatakas sila under the radar of all our enforcement agencies. No? So, ganun ka-sophisticated sila. Kaya naniniwala ko, hindi to pinlano nang madalian, matagal nang nakaplano to kung may mangyayari, alam na nila 'yung mangyayari. At kung totoo 'yung 200 million, ganun kalaking pera ang kaya nilang gastusin para makataka. So, in other words, kung magbibigay si Sheila ng detalye kahit na executive session, papayagan natin 'yon at mas maganda 'yon para malaman natin 'yung dagdag ebidensya laban kay Alice Guo pagdating sa Pogo. Depende kung anong detalye ang bibigay niya. Kasi hindi lang naman pwedeng mag-executive session at wala namang pupuntahan, ano. So depende kung anong ibibigay niyang information. Mm-hmm. Sir, may pa. Okay, meron ka pa? May pahabol lang, sir, about West Philippine Sea. With the recent collision of PCG and BFAR ships with Chinese vessels, what diplomatic means should we take? If not diplomatic, then what po ang dapat daw gawin? Ako personally, I condemn the actions of China insofar as colliding with our Philippine flagships. Nangyari yan sa Coast Guard natin, nangyari sa BFAR. Mm-hmm. At yung mga ganitong pangyari, hindi maganda sa relasyon at sa stability ng ating region. Mm-hmm. At dahil meron ng itong both sides, sinusubukan nila mag-usap, sinusubukan nila magkaroon ng magandang relasyon, sinusubukan nilang patahimikin at magkaroon ng stability in that area. Pero kung mayroong ganitong mga collision, mm-hmm, bumabalik tayo sa zero, eh. Hindi tayo umuusad. Hindi tayo nag-i-improve. But having said that, dapat pa rin tuloy-tuloy yung communication at dialogue at maghanap pa rin ng totoo at sincere solution para hindi na maulit to. Dahil hindi healthy to para sa dalawang bansa. Mm-hmm. At hindi nagiging produktibo para sa dalawang bansa yung ganitong pangyayari sa West Philippine Sea. And with this act of aggression, paano daw natin mapoprotektahan yung ating blue economy? Kailangan maging alisto at alerto sa West Philippine Sea dahil nga yung mga ginagawa ng China dyan, for example, yung pagkukuha ng corals, mm-hmm, yung paggagawa ng mga islands, nakakasira yan doon sa natural state
ng West Philippine Sea area. So kailangan maging alisto tayo, at kung mangyayari yan, then we have to also try our best to either stop it or to file diplomatic protest. And then, sir, yung mga hakbang na yun ba, in the long run, pwede makaapekto sa ating trade routes, whether importation or export? Actually, hindi lang tayo makaapektuhan dyan. No? Mm-hmm. Very strategic yung West Philippine Sea, not only for the Philippines, but for the entire world. No? Mm-hmm. Because one-third of the entire trade flows to that West Philippine route, West mm-hmm. Philippine Sea route, mm-hmm. For oil, for electronic goods, back and forth. No? Mm-hmm. So it's a very strategic area. And mm-hmm. China knows it's a very strategic area. So, and China knows how to play the long game. No, mm-hmm. Tinitignan nila not 10 years from now, 20 years from now, but 50 years, 100 years from now. Controlling that route, having possession of the route is detrimental to the entire, to the stability of the entire world. Mm-hmm. So, alam yun ng China? Alam niyo yun. They know their commerce, they know their history. Alam rin naman yan natin, no? Alam rin naman natin, alam rin yan ng ibang bansa. Ngayon na isang dahilan kung bakit ang Amerika ay interested in that area, kasi alam nila na pag yan ay makontrol ng China, sila rin ang mahihirapan gumamit ng ruta sa West Philippine Sea. Okay, no more question. On that note, thank you so much, Senator Win Gatchalian. Thank you, sir. Okay na. At sa naging isyung ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. We'll be right back.